Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mandatory na pinag-utos ng WBC. Ayon nga po sa official announcement ng WBC mga tol, kailangan magdepensa ng titulo si Donaire, Garry Russel Jr. at si Joseph Diaz. Hawak ni Nonito Donaire ang WBC bantamweight belt. Mandatory challenger niya si Reymart Gaballo na WBC interim champion. Nakuha ni Reymart Gaballo ang WBC interim laban kay Emmanuel Rodriguez. Dapat magkakaroon ng rematch pero napurnada. Kung matuloy ang laban ni Gaballo kay Donaire mga tol, ito na ang pinakamalaking laban ni Gaballo. Kaya nagbigay agad ng reaksyon. Sinabi niya sa kanyang post, excited na daw sa magiging laban niya kay Donaire. Dahil sa biglang utos ng WBC, ano naman kaya ang mangyayari sa nilulutong laban ni Donaire versus Cuadro Alas? Sigurado mapurnada muna ang bakbakan mga tol. Mas matimbang pa rin ang mandatory defense. Isa lang naman ang parusa kung ayaw ng champion depensa ng titulo. Siguradong baklas ang WBC belt. Pero wala pa naman pahayag si Donaire mga tol tungkol sa kanyang mandatory na si Reymart Gaballo. Pero nagbigay siya ng pahayag tungkol ulit kay Cuadro Alas. Ayon kay Mike Coppinger, sinabi ni Al Haymon ng PBC, tumanggi umano si Casimero na pumirma ng kontrata. Si Al Haymon na mismo ang nagsabi. Pero sinabi naman ni Sean Gibbons mga tol, walang tinanggihan na kontrata, may naayos lang daw na issue. Sinabi naman ni Nonito Donaire mga tol, so he's saying Al Haymon is lying. Parang sinasabi umano ni Sean Gibbons na sinungaling si Al Haymon. Pero sinabi naman ni Cuadro Alas, wala pa siyang nakikitang papel na kontrata, hindi naman daw siya aatras kay Donaire. Kaya marami pa ang pwede ayusin mga tol, lalo na ngayon may utos galing sa WBC. Kailangan magdepensa si Nonito Donaire. Sa ibang banda naman, kasama sa pinag-utos ng WBC si Garry Russel Jr. versus Mark Magsayo. Isang malaking laban ito para kay Mark mga tol, ito na ang pinakahihintay na laban. Sinabi ni Magsayo na kanda siya lumaban kay Garry Russel. Malaking advantage daw sa kanya ang tangkad para manalo sa laban. Paghahandaan daw niya ito ng todo. Matinik na kalaban din si Garry Russel mga tol, nakuha niya ang WBC taong 2015. Nadepensahan niya ito ng 5 beses sa loob ng 5 taon. Tinalo din niya si Joseph Diaz taong 2018. Ito naman ang nakatalo kay Javier Fortuna. Kaya mas lamang si Garry Russel pagdating sa experience. Sa ibang banda naman, kasama sa utos ng WBC, Joseph Diaz versus Ryan Garcia. Title elimination naman ang mangyayari. Hawak ni Joseph Diaz ang WBC interim lightweight belt. Dedepensahan niya kay Ryan Garcia. Kung sino ang mananalo sa laban, kailangan labanan si Devin Haney na WBC champion. Kung sakaling manalo si Ryan Garcia mga tol, wala nang ligtas kay Devin Haney, kailangan niya ito labanan. Ito naman ang hinihintay ni Devin Haney, kaya gusto niya manalo si Ryan Garcia. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.